Hello guys, Kak Unata. So, yang habak na nang aming oras yung umaga no. Galing kami sa laundry shop, nag-pick up ng aming laundry na pinalabada. Then, pumunta kami ng Walmart, pumunta kami sa Seafood City, bumili ako ng tilapia na mainit-init pa. At saka, may bagoong ako dito na may kamaris. Meron akong kanin at talong. And then, I have my sinugba na tilapia buo. Buo. Si Mr. Martin is ano kanya? Pizza! Kain na tayo, guys! Kamusta na kayo dyan? Kain tayo ng talong muna. Sarap. Pagpunta ko sa ano, wala naman sa plano ito aking mga ginakain, guys. Pagpunta namin doon, sabi ko, pumunta naman lang tayo ng Walmart. Eh, pagdating naman sa aming Walmart, yung ano nila, sibuyas ba? Yung onion nila, hindi maganda. Eh, magkatabi lang naman yung Walmart at Seafood City. Di, lumiritso kami sa Seafood City. Eh, nakakita ko ng talong, tapos nakita ko yung bagong luto na tilapia. Ayan, bumili. Kaya yun tuloy ang aking lunch. At yung asawa ko, lalabas na sana kami. Sabi niya naman, maybe do you want to eat some bread? Doon sa Valerios ba? Bumili na naman ako ng bread. Sa halip na hindi ko naisipan yung bread, kung ano-anong ipinapaalala na pagkain, bumili na naman ako ng bread. So habang nagbibiyahe kami, hala ako papak ng mainit na pandesal. At ito, kain na naman. Ayan. Talong is also sa bagoong na may kamates. Diba? Ayan. Marami ang kanin. Din meron pa tayong tilapia. Hashtag tilapia. Malamig na. Kanina mainit ito. Super mainit ito kanina kasi. Pagka bili namin, umuwi pa kami ng bahay, hinati dito yung mga binili. Then pumunta kami ng Papa John's Pizza. Iba yung tilapia sa atin guys. Yung sama. Leksibo, ang sarap. Pag-ihaw, bumibili ako kasi nakakatamad mag-ihaw. Di kagaya sa Pinas na kahit araw-araw ko mag-ihaw. Tamad dito mag-ihaw kasi yun lang gawin mo. Isang pirasong isda. Sa Pinas yun. Okay lang dahil kung mag-ihaw tayo, madamihan. Diba? Tsaka madali lang maggawa ng ihaw-ihaw doon. Kahit saang sulok ka lang mag-ano ba, magdaob. Masarap talaga ang tilapia sa atin. May isda. Malasa. Kesa ito. Kaagi ng ano na kasi na ice na. Taguong talong at bagyong. Haba na itong video ko. Ang biyahe namin kanina. At ito ay dudugtong ko. Idudugtong. Tapos sila ay mag-ano na. Inis na yung ibang manood ba? Diba? Mahaba. Mahabang chismisan. Maritisan. Maritisan na walang kagatul-gatul. Pangulo lang. Kung ano-ano lang masabi. Maraming dapat sabihin. Kaso pag sabihin ko, ang haba naman. Lalo tayong magiging abutin tayo ng isang oras. Ang haba ng mga report ko. Report ko sa bakasyon ko. Ang tamis ng talong. Matamis ang talong super. Ganda ng talong na ito. Feel ko ang tamis niya. Pinirito ko siya sa olive oil. Olive oil. Sarap guys. What kind of fish is that? Tilapia.
I don't have a tilapia there. I don't have a fish there. Only I think one. Hindi ko na maubos itong isang tilapia na to. Buo. Sa Pinas, pag naprito ako ng tilapia, ang sarap. Yung hindi gaano malaking tilapia, ha? Ayoko ng super laki na tilapia. Eh? Gusto ko yung medium size. Kasi mas juicy siya. Pinapapak ko lang tilapia doon ba? Papak-papak lang, sarap. Puro lang isda. Do they season it? Yeah, season it salt. Let me see. Ang asawa ko lang alam is the catfish lang. He only ate catfish. Sa Pilipinas, nobody eat catfish. Seldom people who will eat catfish. There are some people who eat catfish. There are some places in Philippines that a catfish is so expensive and people like it so much. And there are also places that doesn't eat catfish. Ayoko naman ang catfish na malalaki, kagaya ng Jesus American na malalaki, parang sawa. Gusto ang catfish ganyan, no? Turagsoy ba? Maliliit lang. Tapos asalin. Alam mo, inasal mo catfish, sarap. Basta maliliit lang ha, ayoko malalaki, kakatakot tingnan. Pero dito, hindi ako nakain. Sa atin, yung hito, kain ako yung maliliit lang hito. Ayoko yung mga cultured na malaki, kaya dito. Kasi para siyang anaconda. Ang usaw ko pag bumili niyan, ang tamang maramihan. Tapos hiwa-hiwa para talagang hasting. Daming sobra na ang tilapia. In the Philippines, I can eat tilapia like this, as big as this tree. So you like this, but no rice, all tilapia I eat. At one time? Smells so very good. Not like this, that the inside is dry. So tasty. It has not been iced, you know, iced. No ice, like fresh talaga from the pond. This one, oh. Maganda naman pagkahilinis. Malinis naman. Ang tilapia, mapait yung kanyang dibdib pag hindi nalinis. Parang mapait na parang may abdo. Yan, hindi yan nalinis ng maigi. Pag nainis lang, nalinis yan ng maigi, walang pait na. Ang tandaan yun. Pag tilapia ay mapait, marumi. Hindi yan nalinis ng maayos. Ang laki pa, oh. Papakain ko yung ulo para yung kalahati niya ilip. Itong sobra, ito, oh, pwede kong isahog yan sa pakbet or sa pakbet, no? Pakbet or dinding, nabraw, o tinola, o laswa. Yan. Para yan sa laswa. Ilagay ko ito sa freezer. Ayoko na, eh. Pagkalagay ko sa freezer, himay-himayin ko muna, himay-himayin, then pagka himay-himay ko, lagay ko sa Ziploc, lagay sa freezer. Anytime na gusto ko maglaswa, magtinula, tinulang bisaya, or mag-inabraw, o dinding-ding, yan, ipatong ko. So, freezer muna. Para wag masira. Ang pinakahit sa Amerikano, tingnan na part ng isla is ulo. They don't like head. Ayun nila yung mga ulo-ulo ng isda. Pag nagprito sila, ito mga catfish, walang ulo pag bumili. Wala ng balat, wala ng ulo. Parang karne na talaga siya. Filet na talaga siya.
Pero tayo, pinapapak natin ulo. Nanam ka yung ulo na tilapia. Bangus. Si ulo talaga ako ng bangus. Takot sila makakita nitong mata. Ito pinamatain ang una kong kain. Kung pwede palang magbibili ng isda na puro mata, na parang pinya, puro mata. Meron kayong isda, no? Sana may binibinta din na puro na lang mata, no? Ng isda. Lutuwa mo ng puro mata. I'm talking to them. I said, American doesn't like fish eyes and head. Yeah, but the Filipino loves head. And the fish, especially if the fish are those big fish, like tuna fish, tapang na, tangigi. So, ulo talaga bibilin ko, tas sabawan, ang sarap. And you have to make it a fish sauce. Oh my God. So fat. Sambok. And you eat the eyes. I will eat the eyes first. Nagagalit yung nga ako eyes. Why you don't like the eyes? It's a part of a fish. The fish cannot live without eyes. So, why you... Kumadlo. Tumawa. Why you hate the fish eyes? Huh? Gustong-gusto niya. Mabubuhay ba yung fish sa dagat kung walang mata? Diyos ko, takot na takot sila sa mata ng isda. Ano kaya mayroon sa mata? Ako nga, inuuna ko ng kain yung mata. Kalinamnam kaya. Kung pwede palang may marang may binibinta na puro na lang mata ng isda. Para 1 kilo ay 1,000 piso. Kahit pa 1,000 yung kilo, bibili ako. Basta puro mata. Oh, diba? Sila ayaw. Tanggalan na natin ito ng mga buto-buto. So, I will remove this one. Then I will put this in the freezer. And this one, the other fish. I cannot eat it all. And then, next time, I will put it in my vegetable. That's the way it is sa Pilipinas. All this one, you can recook this, cook again. Put this in other... In the vegetable or any vegetable that you wanted to cook. Pwede mo siya isubak ba? Ayan, kuha na itong bukog. Ayan, unod siya. Kuha na itong bukog para pag subak na ito, wala yung bukog. Diretso na tayo lamon. Tapos itong mga bukog, papakin na lang. Diba kayo, sala? Then manood kayo dyan sa Facebook kay ano ba, may tarda-tarda. Hindi ko na maasikaso. Mata. Linamnam ng mata. Mata yun. Tambok na mata. May na tarda-tarda sa Facebook. Channel niya is may tarda-tarda. Dyan ako natutuwa eh. Tuwang-tuwa ako sa kanya. Yung iba galit na galit, ako tuwang-tuwa naman. Kaya hindi na ako makasikaso ng aking Facebook at ng aking YouTube kasi lagi ako nanonood sa YouTube ng iba na mga nakakatawa. Gusto ko kasi yung mga nakakatawa guys, yung mga original na mga ugali ng tao ba na talaga nakakatawa na tunay. Hindi yung mga nagpapatawa na naghuhubad. Naghuhubad para tawanan o para i-impress. Ayoko naman. Okay naman, mga dumi na tao. Yung mga madumi sila sa bundok, naustawangan, yung mga totoong tao pag nagsalita, yan, tuwang-tuwa ako dyan. Pero yung mga overacting na naghuhubad palabas ng mga cleavage, sala, puro makeup, ang datanan. Hindi ako natutuwa dyan. Kasi parang ka mga plastic naman. So, yung mga taga-bundok, tas tawanan silang tawanan yung everyday life nila na talagang totoong ganun. Kasi pag pumunta ka sa bundok, ganun talaga. Iba nagagalit. Kung anong ulam nila, ano ulam nila sa mga sapa.
Yung ulam nila mga organic na nakakatakot. Pero yun ang lahat nila, totoo yan. Kasi manood tayo ng video ng puro pasosyalan. Puro pasosyalan at pasikatan. Uy, pulos. Pasikat, pasosyal. Pagtapos, utang. Inutang na ito. Kakatawa talaga itong utang. Meron pa akong kilala ka pirari pero utang. Di, ayaw na niya mag-ulam ng masarap kasi nagbabayad ng pirari. My God. Bakit hindi ba makarating yung sasakyan mo dun sa palengke kung hindi pirari? Okay lang yan. Afford mo talaga. Sumusobra na sa langit pera mo. Okay lang yun. Pero mga utang. Utang. Hindi maka-acquire na ganun kung hindi maka-utang. Hindi, huwag ka naman utang. Magtitiis ka nang yung mamurahin ng sasakyan para walang utang. Kasi naman, pamahal-mahal ka, tapos puro ka naman utang. So, masakit na yung ulo mo, pati batok, pati paa mo, so masakit na sa problema, paano mo bayaran. Ang sarap nito. Hmm? Ang dibdib ng tilapia, napakalinis. Hmm? I'm showing them that the tilapia is so clean. You know? Di clean, it's so good. Kasi alam ko eh, pag madumi yung tilapia, may mga dugo-dugo dyan, tapos mapait yan. Mapait yung tilapia, it's bitter. It has a bitter taste. If it's dirty. But this one is so clean. Lagyan nilang kamatis sa loob. Nilinis talaga, puting-puti yung loob ng dibdib ng tilapia, tapos may kamatis. Teka, malalaman mo talaga kung malinis. So, very clean. Kaya, isusubak ko ito sunod kong ulam. Kasi malinis. Kasi kung mapait ito, hindi malinis, tapon ko na ito. Hindi ko na mag-save-save ng madumi. Na-feel ko madumi. Malinis pagkaluto. Masyado siyang walang amoy. Yung kamatis niya, ang ganda pagkakalagay. Na talaga, super sarap, super taba. Wala talagang bilib ko. Bilib talaga ako, linis, super linis. Dibdib ang kain ko. Dibdib na tilapia ang kinakain ko. May luya at may sibuyas at kamatis. Ang sarap. Walang langsa at walang pait. Pero hindi ko naman siya maubos, so isisave ko to para sa subak-subak ba? Subak sa Ilunggo, subak sa Bisaya, sahog sa Ilocano yata, sahog sa Tagalog. Isa sahog natin sa Dinindeng. Kinukuha ko yung mga malalaki kasi yung buto. Dinindeng, o Inabraw, o Pakbet, o sa Bisaya, Laswa. Sa Bisaya, Basoy, sa Ilunggo, Laswa. Yun, pwede ito isubak, day. Ang sarap, oh. Oh, tambak. Tambak. Ayan, wala na siyang bukog, nara. Wala na siyang bukog, wala nang... Saka tumutulo-tulo yung juice niya. Saka super linis siya. Minsan, nakabili ako sa Island Pacific. Pagbiyak ko ng dibdib, mapait, tanapon ko. Yun ang sign na madumi ang tilapia. Hindi na ilit, nalinis ang naigi. Pag mapait, baguong ko dito. Saw-saw sa baguong to baguong. To baguong guys, oh. Sarap. Marami pa yung pizza niya. Hindi ako kumain ng pizza. Kalaki ng pizza niya. Yan pa, tilapia pa ito. So, ito. May mga bukog siya. Yan, lagay ko dyan para lagay ko sa mga gulay. Alinis ko siya. Parang dalawang beses ako nakabili ng tilapia. Filipino store niya. Inihaw. Mapait yung dibdib. Yung tinanong ko yung dibdib mapait, ay tinapon ko na ang buong tilapia. Ibig sabihin, di ganun nalinis yung dibdib.
Oh, ano guys? Ano pang chismis natin guys? Salamat sa panonood nyo dyan kung nanonood man kayo. Kung nanonood man kayo, kung hindi kayo na-oomay. Hindi kayo na-oomay sa mga kadaldalan ko dito. Kung na-oomay kayo, pwede naman kayo hindi makinig. Diba? Tulad nyo sa Facebook kung si Maymay Taratarda. Daming comments. Yung mga nagko-comments parang correct. Manuor ka lang ha. Tumawa ka kung may nakakatawa. Comment mo yung tao na yun ang kaligayahan niya. Manood ka. O ayaw mo sa kanya, edi huwag ka manood. Comment-comment. Anong magawa mo sa comment? Comment-comment ng masama. Magkuha mo doon. Kapira ka doon. Magkakapira siya, ikaw hindi. Marami nagko-comment pero mga curious talaga. Kung magka-comment ay mga wagas. Kala mo kaganda ng mga buhay nila. Kumintahan nila ang pobreng gao. Kumakain mo ng kangkong araw-araw yun, pero baka wala naman utang yun. Wala siyang bills, wala siyang mortgage, wala siyang bills, wala siyang babayaran na sasakyan. Wala siyang utang. Nagpapaalam siya. Tutulog. Pagkain niya ay tangkong, kangkong lang. Wala naman siyang problema, wala naman siya bills. Isa lang yung ilaw niya eh. Di paano? Isa lang yung ilaw niya, isa cellphone niya. Yun ang problema niya. Walang bills, walang mortgage, walang electrical bills, walang water bills kasi may balon. Ano ba? Simple life. Walang problema. So ito, tapong ko na ito. And this one, yun marami oh. Mga laman yan, lahat ng tilapia. Where is that? May nagbitay-bitay na bukog. Yung mga laman ng tilapia lahat yan. Pero guys, yun sa malinis ng dibdib ng tilapia. Ilagay ko ito sa gulay. Ito hindi pa ngayon. Baka ano, next week, mag-gulay ako, mag-inabraw ako, or mag-dininding, or maglaswa, or pakbet. Ilalagay ko yung sinugba na tilapia na wala na siyang buto. Hinimay-himay pa. O, papaano? Huy! Super busog ako, guys. Guys, iyon ang kamatis ko, Maytel. Sinatang lagoong. Bye, guys! Salamat sa inyong panunood. Ayan. At sa inyong pakikinig at sa inyong pagbigay ng oras, and Mama Indahe. Bye! Shout out sa lahat at shout out to Mama Munti at Papa Munti House. Bye-bye!